Welcome back dito sa channel natin. Muli tayo nagbabalik dito sa may Uptown Bonifacio sa BGC. Magbibigay tayo ng update sa mga latest development dito sa lugar na ito. Isa pa sa pupuntahan natin dito sa area, ang isang mahiwagang lagusan na nasa likod ng Grand Hyatt Hotel. Mamaya pupuntahan natin yan. Mula dito ay kitang-kita natin ang latest na progress sa ginagawang Seasons Residences. Ang pinakabagong Japanese-styled at designed na luxury residential condominium. Nasa baba naman ang The Seasons Residences, ang kauna-unahang Japanese mall dito sa ating bansa, ang Mitsukoshi Mall. Ilang buwan na nga nakaraan mula nang binuksan ang Mitsukoshi Mall dito sa Uptown Bonifacio. Ayan, makikita naman natin ang pinaka-latest na progress sa tinatayong The Seasons Residences. Meron itong apat na residential tower, tapos na yung tatlo, at makikita naman natin dito ang fourth tower na sinisimula na rin na itayo. Katabi naman ito, ang isa pang luxury residential condominium, ang Uptown Park Suites. Kapag natapos na itong ginagawa na The Seasons Residences, magtatayo pa dito ng isa pang bagong development, isang New York style na residential condominiums at office buildings. Meron pa ditong isang maliit na park o pocket garden. Ang bagong Seasons Residences at ang Mitsukoshi Mall ay joint venture project ng Federal Land, kapartner ang dalawang Japanese na companies. Ang Federal Land ay isa sa kilalang developer dito sa ating bansa. Kapartner ang Nomura Real Estate, isa sa kilalang real estate company sa Japan. Samantala, ang Japanese company na Isetan Mitsukoshi Holdings ang mall operator dito sa bagong Mitsukoshi Mall na nasa baba ng Seasons Residences. Nakapasok na ba kayo dito sa bagong Mitsukoshi Mall? Kung mahilig kayo sa Japanese brand, Japanese product, Japanese food, dito nyo yan makikita sa loob ng Mitsukoshi Mall. Isa sa mga dapat nyong puntahan kapag nandito kayo sa Uptown Bonifacio. Ayan, makikita natin dito ang Mitsukoshi Mall, ang pinakaunang Japanese mall dito sa ating bansa. Sa taas naman ito, nakatayo na ang tatlong towers ng The Seasons Residences. Dito naman sa kabila, ang isa pang development ng Federal Land, ang Grand Hyatt Residences at ang Grand Hyatt Hotel na nasa Metrobank Tower. Kung hindi kayo familiar kung nasaan ang Mitsukoshi Mall at ang Seasons Residences, malapit lang ito sa Uptown Mall.
Dito naman sa kabila ang Metrobank Tower, kung saan ang major tenant ay ang Grand Hyatt Hotel Manila. Sa kasalukuyan ng Metrobank Tower na occupied ngayon ng Grand Hyatt Hotel, ang pinakamataas na building dito sa ating bansa. Hanggang sa ngayon, hawak pa rin ang Grand Hyatt Hotel o Metrobank Tower ang tallest building in the Philippines. Lahat naman kasi nang nag-propose na magtayo ng mas mataas pa na building kaysa dito, puro drawing lang at hindi naman ay tayo. Katabi naman ang Grand Hyatt Hotel dito sa kaliwa, ang Grand Hyatt South Tower Residences. Dito naman sa tapat, meron pang bakante na area. Pwedeng-pwede pa dito magtayo ng mas mataas pa na building kaysa dyan sa Grand Hyatt Tower. Kahit siguro mga 80 floors man lang kung hindi natin kaya na magtayo ng 100-story building. Okay guys, pupunta na natin yung sinasabi ko kanina na mahiwagang lagusan mula dito sa Uptown Bonifacio na papasok doon sa Makati. Andito na tayo sa likod ng Grand Hyatt Hotel. Meron ditong lagusan na hindi alam ng marami kasi nakatago ito. At kung hindi ka taga rito, hindi mo talaga malalaman na meron palang daanan dito na papasok sa Barangay South Cembo sa Makati City. Meron din palang gate dito, siguro sa gabi sinasara ito. So ayan guys, magpasok pa lang natin dito, makikita na natin ang kaibahan. Mula doon sa labas sa Uptown Bonifacio, pagpasok mo dito sa loob ng Barangay South Cembo, Makati City. Pero makikita naman natin dito, malinis yung barangay nila at medyo maluwag yung mga kalsada. Dalawa yung nakikita natin na pwedeng daanan, yung kalsada dito at yung dito sa kabila. So ayan guys, mula dito sa Barangay South Cembo, kitang-kita natin ang Grand Hyatt Hotel at ang Grand Hyatt Residences. Kaya pala tayo pumunta dito, isa ang Barangay South Cembo. Sa 7 mga barangay ng Makati na mapupunta na sa Taguig City. Pagkatapos yan ng final decision ng Supreme Court na nagsasabi na dapat ilipat na ang pamamahala sa mga embo barangays mula sa Makati City papunta sa Taguig City. Ang 7 barangay ng Makati City na mapupunta na sa Taguig ayon sa Supreme Court, ang Barangay Cembo, itong South Cembo, East Cembo, West Cembo, Pembo, Comembo at Pitogo. Malaking area sa Makati City ang mababawas. 7 barangay ang mapupunta sa Taguig. Ang Bonifacio Global City ay pinag-agawan din noon ng Makati City at Taguig. Pero nagdesisyon ang korte na ang Taguig City ang mas may karapatan at dapat na mamahala sa Bonifacio Global City, isang dating military base na naging siyudad na ngayon kasama na ang mga embo barangays na binanggit natin kanina. In fairness naman dito sa Barangay South Cembo, malinis yung lugar nila.
Kapag natuloy na ang paglipat sa mga embo barangays mapunta sa Taguig, ang barangay Guadalupe Nuevo na lang yata ang matitira dito sa Riverside area ng Makati. Ilan sa mga malalaking facilities ng Makati City ay nandito sa embo barangays, katulad ng University of Makati, Hospital ng Makati, Makati City Jail at marami pang iba. So ayan guys, palabas na tayo dito sa lagusan. Bukod sa mataas na pader, meron pang nakaharang dito sa harap. Kaya hindi mo talaga malalaman na may lagusan dito kung hindi ka familiar dito sa lugar na ito. At paglabas nga natin dito sa lagusan ay Uptown Bonifacio na. Meron din palang isa pang gate papasok doon sa barangay pero nakasarado ito. Kaya yun lang lagusan na dinaanan natin ang pwedeng daanan sa ngayon. Anong masasabi nyo sa mga bagong developments dito sa Uptown Bonifacio at sa paglipat ng mga embo barangays mula sa Makati papunta sa Taguig City? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Meron na pala tayong Facebook page. Please like and follow Neon Plus. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment, at subscribe. Thank you for watching.